Hey guys! Welcome back to another Planzilla video for today's vlog. Baka manibago kayo, andito kami sa labas mismo ng bahay kasi nga mainit pa doon sa side na yon, so hindi namin kaya yung init. Nakakapag-film lang kami kapag hapon and dahil maaga pa ngayon, so naghanap muna kami ng area kung saan hindi masyadong mainit. So andito kami, nagmi-mix si Gerald, makikita niyo naman. Merong perlite, merong maliliit na cocoa chips, tapos cocoa peat and yung mga aged rice hull. So yan yung mixture na meron kami for our media, guys. I-check lang naman namin kung merong mali. But for sure, just by the looks of it, meron talagang mali dito sa variegated na red cardinal. Kasi kita nyo naman, tatlong dahon yung naging yellow. Meron siyang papabukas na dahon, oh. Merong isa dyan. So, mag-o-open pa yan. Pero, malaking sign na to na merong mali sa ilalim. Kasi nakita nyo naman, dalawang dahon yung naging yellow. And isa talaga yan sa mga pinoproblema namin dito sa garden ngayong mga panahong to. Nung matapos yung mahabang tag-ulan. So, marami kaming mga ginamot. And isa to sa mga hindi pa namin na-check. Even if bata pa kasi siya, okay-okay naman siya nung nakaraan. Pero ngayon lang talaga nakita namin na meron nang nagdidilaw-dilaw na ganyan. We have the diethane powder ready kasi baka meron kaming gamutin. Yan yung inaasahan namin ngayon lalo na dahil maraming inaatake. Pero kapag hindi ka man nakapag-subscribe dito sa channel namin, please do not forget to click the subscribe button, tap the bell icon beside it para notified kayo pag may bago kaming video. Anyway, Planzilla Bohol is all about plants. So sa ngayon, more on plants talaga kami, guys. Kaya yun yung makikita nyo at mapapanood nyo sa channel namin. And if you are interested, meron po kaming playlist and pwede kayong maghanap doon. Baka merong specific video na sa inyong matutunan, especially when it comes to philodendrons, aglonemas, and even yung anthuriums. Sa totoo lang, napakaganda ng variegation ng red cardinal na yan. Binigay lang po yan sa amin. And talagang natutuwa kami kasi kita nyo naman, klarong-klaro yung kulay niya. So, meron din kaming isang ganito, guys, pero hindi ganyan kalitaw yung mga variegation niya. Kaya eto, tinitreasure talaga namin yan kahit sobrang liit pa niya nung dumating sa amin. At ngayon nga na lumalaki-laki na yung sana yung dahon niya, kita nyo naman, ngayon pa nagkaroon ng problema. So, kapag nasisense nyo na na merong something wrong, go ahead and find a way para magamot kasi syempre, ayaw nating mahuli na ang lahat. So, pinagdaanan na rin namin yan. Meron na kaming mga plants na nag-pass away talaga because of that. Dahil dun sa mga nag-yellow-yellow at mga atake na hindi agad namin na-check. Kaya, kung kaya nyo namang ma-check ka agad, gawin nyo na para hindi pa huli ang lahat. Niripat nga po pala namin siya pero hindi namin makikita if merong mali talaga kasi hinayaan lang namin yung old media niya, nakadikit yung mga roots niya kasi yung plano talaga namin nung una, ilipat lang siya sa mas maganda and mas comfortable yung lalagyan or yung pot. Pero ngayon, since meron na kaming nasisense na mali talaga, so baka kailangan na namin baklasin dun sa mga hinahawakan niyang mga nut fiber and kung ano-ano pa para makita talaga if meron ba siyang atake. Ayan o, closer look lang naman. So ganyan siya, guys, kumakapit talaga siya sa fiber. So nanggaling pa yan doon sa lumang pot na meron siya. Hindi kami nag-alis kasi nga wala namang mali sa kanya noong mga panahong yun. So baka ngayon pa lang nagsisimula or ilang araw na kaya yan. Sige na, let's go ahead and check. Ayan guys, nakikita nyo ba? Merong tumatakbong mga parang puti na nagsisitakbuhan sa katawan niya. Makikita nyo naman, ayan, ganyan yung itsura niya. Meron po yung mga maliliit na puting tumatakbo. Ewan ko kung ano yan. Ay, kita ko siya using my naked eye pero ewan ko kung dito sa camera kaya ba niyang i-capture yon. Basta yun, merong tumatakbo. So, hindi ko alam kung responsible ba siya sa pagkasira nitong mga root. Eto, dito sa bandang gilid, guys, oh, merong kinakain. So, baka sala rin yan. Kailangan nating hugasan para makita ng maayos. Makikita nyo nga pala dito yung alocasia namin na medyo malaki na talaga. Tapos kita nyo, napahiga na siya kasi umiwas po siya dun sa bubong mismo. So patagilid na siya and meron ng maraming mga babies na nagsisitubuan sa gilid. Tapos meron pa kaming malalaki doon. So nagkakalat-kalat na sila dito, guys. Pero maganda pa rin naman, lalo't ganyan yung kulay nila.
Puwera na lang kasi baby po, yung pinakamalaki na meron kami, yan po yung baby, tapos yung mother, eto. So, you won't expect the size. Ayan, siya po yung mother netong malaking to. Oo, nahirapan lang talaga siyang tumubo ng maayos kasi more on white yung mga dahon niya. Kita niyo naman, meron nga ang isang dahon na nag all white. So, bigla-bigla na lang yan nawawala, guys. Alam niyo naman, kapag totally variegated, hindi po nagtatagal. So, meron na siyang mga babies. Kita niyo naman, oh, puting-puti talaga lahat. So, ganyan talaga yung jeans na inilalabas niya. Buti na lang, itong isang to, meron talaga siyang pag-green. Kaya, ngayon kita niyo naman, tumatanda siya and lumalaki. Ayan, patagilid. Pero, parang sa mga nakikita kong mga matured version nitong alokisya, guys, gumaganyan talaga yung body niya. So, correct me if I'm wrong kasi based on observation. So, maganda na siya, guys, as in sobrang laki and sobrang kapal na ng dahon niya. Yung garden hose nga pala na pwede kang makapili kung anong itsura ng paglabas ng tubig yung gusto mo. Meron siya kasing pagpipilian, guys. So, iba't ibang mode. Pwede nyo yung bilhin sa Shopee, yung link nasa baba kapag interesado kayo. And sobrang gamit na gamit, guys, kasi mafi-fix nyo or kung gusto nyo yung ligpitin, maliligpit talaga siya. Para lang siyang tela, guys, pero so far durable naman kasi nasa labas lang po yan and kahit umuulan, andito lang yan. So hindi naman siya nasisira hanggang ngayon. Kasi hindi na namin sila naliligpit, lalo na ngayong tag-init, guys, kasi kinakailangan namin siya gabi-gabi. So, ulan at init yung ini-endure niya dito sa labas, pero so far, so good, wala naman kaming naging problema sa kanya. At gamit na gamit sa paghugas ng plants, sa pagdidilig, kasi abot niya sa malayo, guys. Meron pa kasi yung ibang mode na talagang para sa plants lang, nakakapag-water ng plants na maramihan and hindi masyadong aksaya sa tubig. So, kapag interesado kayo, just click the link down below. Nailigpit ko na nga pala yung iba kasi kanina sobrang init dun sa gilid. Kaya itong mga masiselan na to, nilipat ko na dito. Ito yung red sun na tinatry namin gamutin. Hindi ko alam kung okay na ba yan. Tapos burgundy, we also have the variegated sensation na nirepat na namin yan. Yung golden calkins and yung baby cardinal. Hindi po yan yung ginamot namin yung nakaraang video pero isa po yan sa mga cardinal na meron kami ngayon. So far, kung i-count namin yung ginagamot namin and pinaparecover, pang-apat yan. So, kumusta naman tayo? Putulin mo. Hala, kailangan putulin. Wala tayong magagawa kasi inaatake. Meron talagang, hala, yun na lang yung maiiwan ka na. Raduha ka, Roots, gagmay. Ouch. Nung hitar ko pa nga lang. Oh, so, kailangan niya maghanap ng mas maliit na pot kasi yung niready niyang pot, eto, which is of the same size dun sa pot na pinanggalingan. Hindi yan pwede kasi liliit yung cardinal na pinutol namin, yung red cardinal. So, liliit yung size niya, kailangan niya ng compact na pagkakatanim. Yung parang siksik siya para hindi siya maaalog-alog and makarecover siya ng maayos. Usually, ganun yung ginagawa namin kapag meron kaming plants na nag-a-adjust or parang nagda-downgrade yung size dahil sa mga atake. So, hindi namin alam ngayon kung saan hahanapin yung pot kasi kailangan namin ng mas maliit na pot. And normally, ito na lang yung mga maliit na pot na meron kami dito sa bahay. Okay, swerte nga naman at nakakita siya, di ba? So, yun na lang siguro yung gagamitin. Kasi wala na tayong maraming roots na maiiwan, guys. Hugasan pa niya yun. Kailangan tao talagang putulin. So, yun na lang. Kita niyo naman. Etong dalawang roots na lang yung maiiwan dahil dyan. So, ganun talaga. Kasi kapag pinabayaan, baka tuluyang masira pati itong top. So, yan. Hala, meron pa rin yellow na dahon. Kukunin mo na lang. So, ganyan siya. Ito siya ngayon, guys. Dalawang dahon na lang and dalawang maliliit na roots. Pero at least, hindi siya yung parang pinoproblema namin na yung talagang marami pang dahon tapos konting roots na lang. Parang even lang naman siya. Pero kailangan talagang gamutin kasi baka umabot na dyan yung atake. And meron pang isang root dito na medyo sira yung dulo. Kaya kailangang magamot ng maayos. So, ewan ko kung maitatanim pa ba yung isa. Itatanim na lang siguro. Pero, gagamutin pa rin dapat. Nako,
may bagong dahon sana, pero ang magagawa natin at inatake. Napansin daw niya yan kanina, guys. So, ayoko namang paabutin pa ng hapon. Kailangan natin talagang ayusin siya. So, the sooner, the better. Ganyan na lang po siya kaliit ngayon. Kita nyo naman, oh. Ay, nako. Just praying for its survival. So, sana kayanin niya. Siyempre, ganun yung wini-wish natin kapag meron tayong ginagamot na plant. So, maliit na lang yung pot niya. Kasyang-kasya lang naman sa size na meron siya ngayon. So, ayun, merong mga magpapakita ng drawing dito. Tingnan natin yung drawing niya. Oh, ayan. Ang cute ng drawing. Tapos, meron pang mga pangalan namin. So, ganun naman talaga. A is for apple daw. Tapos, B is for, kita nyo naman, butterfly po yan. Tapos, ang daming house. Ang daming heart, ang daming star. O, yan. Say hi to Bia, guys. She's not feeling well today, pero, ayun, nagde-drawing pa rin as her pastime. So, guys, itatanim na lang niya yan. Again, lapitan natin. Ganyan yung itsura niya ngayon. Kunta pa naman ang kulay, diba? Klarong-klaro yung variegation. And maliit ko yung pot na gagamitin namin. Yan yung media niya. So, babalikan ko na lang kayo kapag okay na yan. So, guys, we are almost done. So, ganyan yung itsura niya dun sa bagong pot niya. And katapos na lang din yan gamutin. Yun lang for today's video, guys. Thank you so much for making it till the end. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please do not forget to click the subscribe button, tap the bell icon para notified kayo pag may bago kaming upload. Thank you nga pala for watching. Bye!